Hi guys! Welcome back sa YouTube channel ko. So for today, sagot tayo ng April 2022 Electrical Engineering Boards coming from Engineering Mathematics. Actually, this is just an analytic geometry problem. And a combination siguro na rin ng plane geometry. Pero before that, shoutout muna sa isa sa mga followers natin sa page natin na Engineer Isaiah James Maling, si Mark Barcelon. And maraming salamat sa iyo, Mark, sa patuloy na support sa channel mo. And sa channel ko, and I hope you all the best. Pagpalain ka palagi ni Lord. So, ang problem natin is find the area bounded by the line x minus 2y plus 10 equals 0, x-axis, y-axis, and x equals 10. So, pinakamadaling way kasi dito, guys, try nyo muna siyang i-graph. So, di ba, meron tayong sinabi na x and y-axis. So, yung x and y-axis kasama sa bounds natin, tapos meron tayong x equals 10. Ang problema natin, itong x minus 2y plus 10 equals 0. So, pwede natin gawin x minus 2y plus 10 equals 0. I-convert natin to sa slope-intercept form. So, lipat ng 2y and then swap na lang. So, 2y is equal to x plus 10. Divide both sides by 2. Ang lalabas ay y equals 1 half x plus 5. So, ang gagawin lang natin dito, pwede naman nating i-graph, kunin natin si x tsaka si y-intercept. So, yung y-intercept kasi guys, ito na yan. So, the y-intercept is equal to b, which is equal to 5. And yung x-intercept natin, tandaan po natin that the definition of x-intercept is when the value of y is equal to 0. Kapag ito, sinet mo yung 0, yung value ng y, so 0 equals 1 of x plus 5, makukuha natin value ng x ay negative 10. So we can plot the given into the Cartesian coordinate system. So let's say ito yung negative 10, ito yung y equals 5. So pag dinugtong natin ito mga logic x, ito na yung line natin. Okay? Ito na yung line natin na x minus 2y plus 10 is equal to 0. Tapos yung sinabi, meron tayong x-axis, y-axis, and meron tayong isang line pa x equals 10. Alam natin na ang x equals 10 is a vertical line. So let's say, extend lang natin itong mga logic x para mas mukhang matotohanan. So ito yung 10, 0. So the x equals 10 is a vertical line which is like this. Okay guys? So, kunyari, tinamaan na lang siya. So, ito yung x equals 10. Ibig sabihin pala, Sir IJ, ang hinahanap nating area, x, mga logic x, bounded by this line and yung y-axis natin. So, this is the shaded region. Okay? Ito yung shaded region na kailangan natin kunin, yung area niyan. So, kung iisipin natin, this is 5 already. So, ito ay 5 na. Tapos ito is 10, mga idolo. Eh, Sir IJ, paano natin malalaman to? Since this is x equals 10, tapos hanapin natin yung intersection niya dito sa line natin, so we have x minus 2y plus 10 equals 0. Since ang sinet natin is x equals 10, so at x equals 10, we can compute the value of y as 10 minus 2y, mga idol, plus 10 equals 0, and then 2y equals 20, we have y is equal to 20 divided by 2, so that is 10. So this means that this point is 10, 10. So ang distance pala nito, Sir IJ, papunta dito is 10. And you can consider that this is a trapezoid. So ito yung base 1 natin. Kapag finlip natin siya, base 1, base 2, and this is the height. So kahit hindi ka na mag-shoelace, pwede ka mag-shoelace dito, gamitin mong point 0, 0, 0.5, 10, 10, 10, 0. Pero kung ako tatanungin, balik ka na dun sa basic plane geometry natin, that the area of a trapezoid is equal to the product of 1 half height and the sum of the bases, the upper and the lower base. So we have 1 half multiplied by the height, which is 10. So kumbaga ito yung base 1, base 2, and this is the height, 10, multiplied by the sum, 10 plus 5. So we have 10 times 15, that's 150, divided by 2, which will give us with an answer of 75 square units. You can try as well as shoelace. O kaya pwede mo rin consider yung malaking triangle. So mga other solutions ha. Pwede kang mag-shoelace sa pangalawa. Pwedeng ito yung una. Pwede naman yung malaking triangle minus yung area ng maliit na triangle to get the area of the shaded region. Kailangan mo lang itong computein. So this is 20. 20 by ilan to? By 10. 20 times 10, 200 divided by 2, that's 100. Kasi 1 of BH. Ito naman, 10 by 5. 10 times 5, that's 50 divided by 2, 25. 100 minus 25 will give you still 75 square units. So the correct answer for this board problem is letter A. So yun guys, sana kahit pa paano na-refresh kayo ng analytic geometry or even the plane geometry.
as well as yung pag-graph natin when it comes to the equation of lines. And if ever may questions kayo or clarifications, huwag po kayo mahihiyang magtanong sa comment section. And maraming salamat sa inyo sa patuloy na suporta nyo sa channel natin, sa platforms na meron si Sir IJ. And I hope mas marami pa kayo matutunan sa future. And God bless you always. Bye-bye and thank you.